Ano nga bang gawin natin sa mga video na may music at i-re-upload natin dito sa Facebook Reels natin galing sa ibang social media platform na hindi tayo ma-violation or ma-copyright? So alam naman nating lahat, kapag kumuha tayo ng mga video galing sa ibang social media platform at i-re-upload natin dito sa Facebook Reels natin, sigurado may violation or ma-copyright tayo, lalo na kung mga video na kinuha natin doon may mga music yun. So ano nga bang gawin natin para makaiwas tayo sa violation at copyright? So ganito lang gawin natin. So punta lang tayo dito sa CapCut natin, tapos pindutin natin yung project, tapos piliin natin yung video na galing doon sa ibang social media platform at upload natin sa Facebook Reels natin, edit natin. So example ito. Itong video na to may music to guys, so pwede tayong ma-copyright ito. So pindutin natin add. Tapos, yung video na yan, pag-diretso natin upload yan, ma-copyright tayo. So, gawin natin, highlight natin, tapos may speed dyan sa baba, pindutin nyo yung speed sa baba kasi i-edit natin yung video na yan. So, speed natin, tapos pindutin din normal, tapos adjust nyo lang kahit isang guhit para medyo mabilis na konti yung video. So, ganyan na siya, medyo mabilis na konti. Pagkatapos nyan, highlight nyo ulit, at tapos hanapin nyo dito sa baba yung extract audio. So, ihiwalay natin yung audio sa video. So, may extract audio dyan sa baba. Hanapin lang natin. So, dito sa dulo. So, yan. Makita nyo extract audio. Pindutin natin extract audio. So, nahiwalay na yung audio sa video. Pero, ganun pa rin yung audio. So, walang pinagkakaiba na mabilis lang konti. Pero, ganun pa rin. So, yan guys. Same lang siya. So, gawin natin. I-highlight natin yung audio at audio effects. So, mamili ka ng effect na gusto mo dyan. Palitan natin yung original na audio. So, marami naman dyan choices sa baba. Yung free lang o yung pro. So, marami dyan, di ba? So, example, ito yung gamitin natin. Yan. So, check na natin. Tapos, play natin. So, ganyan na siya. Naiba na yung audio niya kasi may effect na. Hindi na yung original at mabilis na konti. So, pag ganyan na yun, guys, okay na yan. Pwede na natin i-upload yan sa Facebook Reels natin at hindi na tayo makapiright or ma-violation dyan sa video na yan kasi iniba natin. So, export na natin. So, pag i-export mo, so, ganyan na. So, hindi ka nakakabahan na pag yung in-upload mo na video, may ano na siya, makapiright siya or ma-violation tayo kasi na-edit mo lang nga. So, ganyan lang gawin natin para hindi tayo makapiright at magagamit natin yung mga video galing sa ibang social media platform at i-re-upload natin dito sa Facebook Reels natin. So sana may natutunan kayo sa video ko na to. So don't forget to follow, share, like, and comment below. Thank you.